Hello, good morning! Welcome to Anything! Eto na naman, chicken. Bakit naman chicken, sorry. Eto naman gawin natin, ha? So, share ko lang sa inyo. Bumili ko sa SNR ng chicken. Siyempre, bounty fresh na naman. So, yan yung leg quarter. Yan, magkarugtong silang ganyan. Kinat ko lang sa dalawang piraso sa gitna. O, ayan. Basta magkarugtong silang ganun. Ayun. Magkarugtong yan. So, leg at saka, no? Yan naman ang trip ko ngayon. Di ba? Kasi, yung mga bata, minsan gusto nila ng thigh part. O, yan na. And then, ito na. Kwento ko lang sa inyo yung proseso kung paano ginawa ko rito paglilinis. At ang bounty fresh naman, na local, hindi frozen. Ayoko ng frozen. So, local, ha? Bounty fresh. Eh, malinis naman talaga na yan. Kasi dumaan sa NMIS, di ba? Yun, may checkpoint sila. Yung quality control, di ba? Yung ganun. So, ayan na. So, talagang sigurado ako dito. And then, yung proseso na lang, since malinis naman na talaga siya, yun na lang asin. Yan. So, in-slice ko muna siyang ganyan. O, yan. May mga slice para tumagos yung ano, yung mga lasang ilalagay ko dito, ha. Yan. So, ngayon, nilamutak ko siya ng rock salt para mas lalo pa siyang luminis. Lamutak-labutak yan. Lamutak-labutak. And then, basta yan. Malinis na malinis na yan. Grabe. So, ito na. Ando na, ha. Yung paglilinis, ha. Alam na this, okay? So, ito na, titimplahan na natin. Siyempre, napatiktik ko na rin siya. Ayan, no? May strainer ako. Strainer yan. So, napatiktik ko na rin siya. So, ngayon, titimplahan na natin. Okay na natin siya dito. Ayan. Ayan na. And then, lagyan na natin siya ng unahin natin yung asin. So, ingat tayo sa paglalagay ng asin. Hindi pwedeng aalat siya. Hindi bali, medyo matabang siya. Pero huwag na huwag aalatan kasi ang hirap kumain ng maalat. Di ba? Parang hindi mo nalalasahan na yung kinakain mo na meat. Hindi mo na makilala kung ano ba tong karnin na to. Puro alasang asin na lang. Kaya kailangan ay atay-atay lang tayo sa asin. And then, lagyan na natin siya ng bawang. So, eto, ganito karaming bawang. So, kung tutuusin naman talaga, tansya-tansya lang naman tayo ng mga sarap eh. Tansya-tansya lang. No pressure. Wala na sukat-sukat. Tansya-tansya lang. So, yan. And then, lagyan na natin ng lemon. Ito ay tatlo. Ilang lemon? Tatlo? Apat. Apat na lemon. Lagyan natin lahat. Kasi napakasarap. Yung maasim-asim. Yes. And then, ayan na. Ang gawin natin, isang lamutakan na lang. Lamutakan na yun. So, ito na yung aking ginawa na garlic chili sauce. O, di ba? Instead na paminta, di ba? Sabi ko nga, ito na kasi, ay, nako, natural na natural talaga. Naglalaway na naman ako. Tignan, alam niyo bang, Diyos ko, nagtitikla pa lang ako eh. Parang nangangasim na ako sa ginagawa ko. Na-imagine ko na yung lasa niya. Grabe. Yan. So, itong ginawa ko, hindi naman ito masyado maanghang, kaya dagdagan natin. Yan. Yan. At alam nyo sa timpla na yan, kasama pa nga si Andre dyan sa timpla, yung lasa na yan. Kasama pa si Andre dyan. Yan, lemon lang. Grabe. So, ganyan lang. And then, halo-halo lang. At imamarinate ko siya. Siguro mga 30 minutes. Pwede na akong ano, mag-try na magluto nito. Pero the best nito is back to me. The best nito sana bukas. Bukas pa. Saka nyo lutuin. Naku, mas matagal na kamarinate siya. Mas masarap. Tapos, pakita ko sa inyo kung paano ko naman siyang lulutuin. Ha? After mga 30 minutes kasi gusto namin ito rin ang aming kainin. Second meal namin. Yes. So, ganyan lang ang mga sangkap. Basta take note, ha, yung ating mga sangkap, pag na tayo nagpapaka-stress kung gano'ng karami bang bawang, kailangan susukatin pa, pati yung gano'ng karaming garlic chili, gano'ng karaming asin. Ala na sa atin na lang yun, di ba? Depende yan sa taste natin. Kung sakaling umalat, tulad ng gawa ni Sari, yung steak na kailang timpla ba naman niya, pinaubaya ako sa kanya steak, hindi ko alam kung bakit hindi niya matansya-tansya, grabing saripa. Grabing alat na talaga, hindi mo na malasahan ng steak. Lasang asin na lang kinakain mo, kaya nawala ng gana si Psyche. Kahit ako naman din talaga, lasang asin. Kasi sabi ko, lesson learned ni Sari, mag-ingat sa asin.
hindi masama ang asin. Lagi pa tayo sa dila, di ba? So, pero sa pagkain, kapag sobra sa asin, walang kakwenta-kwenta lasa. Di ba? Yun. So, ingat lang tayo sa dami ng asin. Di ba, kulang. Madali nang magdagdag. So, yan na. Ayun ako, naglalaway na naman ako. Hindi pa ako pwede maglaway kasi ilaw pa. So, ito ang kakainin ko, second meal. So, yan na. Marinate, mga 30 minutes mag-umpisa na ako. Pero yung iba, siyempre, sa mga susunod na araw. So, isak na to. Ang kagandahan pa dito, alam niyo yung mga nag-opisina, yung mga bata, yung mga anak natin, mga apo, mga anak, mga kids. Ay, nako, parang chicken masahol pa sa chicken joy ang sarap. Ubod ng sarap talaga. Magugustuhan nila yan. Low carb pa. At safe pa yung mga sangkap natin, di ba? Umpisa na natin ng paunti-unting ganon. Kasi, yung mga bata, pag nasanay na rin sila at masarap ang timplada natin, kahit low carb na timpla, masasanay na yan. Magiging okay na rin sila dyan sa lasa natin, di ba? Okay? So, stay strict low carb. Later, maglulutu ako, ha? Pakita ko sa inyo. Later.